Kinabukasan, nang matapos na sila sa paghahatid sa lahat ng kanilang parokyano, nagsabi sila sa mga ito na di muna sila makakapangisda ng ilang buwan o di naman kaya ay abutin ng isang taon na di sila pumalaot dahil sa mga bagay na kailangan nilang asikasuhin. Mga kabagis, umpisan ng pag-anahin ang ating mga imaginasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin, mga kabagis ko. Salamat. Wala namang naging problema sina Bagwis at Dakila. Ngunit ang iniisip nila ay ang kanilang mga magulang. Di nila alam kung ano ang sasabihin nila sa mga ito. Napagkasunduan kasi nila nung magkaibigan na lumayo sa kanilang tahanan upang maiiwas nila ang kanilang pamilya sa kung ano ang masamang mangyayari sa oras na may sumalakay sa kanilang mga di pangkaraniwang mga nilalang. Alam nilang di nila maiiwasan ang bagay na yun. Kaya naman minabuti nila na lumayo na lang muna. Inay, Tay, maunawaan nyo sana ang sasabihin ko. Lalayo muna ako sa lugar na to. Para ho ito sa inyong kaligtasan. Mahirap hong ipaliwanag pero may mga nilalang ho na nagbabanta sa aming buhay ni Dakila. Ayaw ho namin kayong madamay. Sa akin hong pag-alis, huwag nyo na ho sana akong pigilan. Pangako, babalik ho ako pag natapos na namin ni Dakila ang problemang ito. Uwi ka ni Bagwis sa kanyang mga magulang. Ha? Bakit naman anak kailangan mo pang umalis? Kung sino man yung mga yan, bakit di mo ipapulis? Abe, buhay na ang usapan dyan. Delikado yan anak, tugon ng kanyang ama. Tay, aalis na ho ako. Huwag na ho kayong mag-abalang humingi ng tulong sa mga otoridad. Wala din ho silang magagawa. Magbubis lang ho sila ng buhay kapag tinangka nyo kami ay ipahanap sa kanila. Sige na ho itay, inay, mga kapatid ko, paalam, alis muna ako. Huling wika ni Bagwis. Paglabas niya ng kanilang tahanan, nakita niya si Dakila na bitbit din ang ilang gamit nito habang pinipigilang umalis ng mga magulang nito. Ngunit, kagaya ni Bagwis, di rin ito nagpapigil sa kanyang mga magulang. Bagwis! Teka lang! Teka lang! Dakila! San ba kayo pupunta? Sigaw ng kanilang mga magulang na di na nila nagawang lingunin pa. Habang naglalakad silang dalawa noon, pinipigilan nilang pumatak ang luha nila. Magpakatatag ka, Dakila. Para din ito sa kanila. Salita ni Bagwis. Di natin pwedeng isisi ang mga bagay-bagay na ito, kanino man. Ito marahil ang tadhana natin, ang maging parte ng alagad ng Diyos sa ibang pamamaraan. Dagdag pa nito. Paglingon niya noon kay Dakila, di na maipinta ang pagmumuka nito. Kaya naman, oh, tol, bakit naman ganyan ang itsura mo? Huwag kang magalala. Makakabalik tayo ng buhay at ligtas sa ating pamilya. Nasa panig natin ang kabutihan na kailanman ay di magagapin ng kasamaan. Sambit ni Bagwis. Teka lang, tol, may kakaiba kong nararamdaman. Wika ni Dakila, sabay hawak niya sa tiyan nito. Tinatawag ako ng kalikasan, tol eh. Teka lang, diyan ka muna. Hintay mo muna ako. Di ko na kayang pigilan to. Tugon ni Dakila, kasabay ng mabilis niyang pagbaba ng kanyang mga daladala at agad na nagtungo sa sukalan. Si Bagwis naman noon ay napakamot na lang ng ulo. Akala ko naman kung ano, natatay lang pala. Uwi ka niya. Dakila talaga oh. Habang hinihintay niya noon si Dakila, umupo siya sa isang buhang inana. Kahit kasi nasa gubat na sila noon, mabuhangin pa rin doon sa lugar. Malapit lang kasi sa baybay dagat ang kanilang dinaanan. Habang naghihintay noon si Bagwis, may napada ang isang ginang na may kandong na sanggol. Ngumiti ito sa kanya
nang tumapat ito sa kanyang kinauupuan. Paglampas ng ginang, kasunod noon ang dalawa pang magandang dalaga. Kagaya ng ginang, ngumiti din ito sa kanya. Napasipat siya noon sa kinaroroonan ni Dakila. At napansin niyang nakasilip yon sa siwang ng mga damo. Nang makalayo na sa kanila ang mga panauhin, lumapit na sa kanya si Dakila. "Ay, success!" wika ni Dakila habang nakangisi. "Tol, ang ganda ng mga babaeng dumana. Titig na titig ka. Papasan kaya sila? At bakit dito sila sa gubat dumaraan? Tanga dito kaya sila?" Dagdag na wika pa ni Dakila. "Aba eh, ewan ko Dakila. Kahit nga ako, nagtataka. Yung mga kutis nila, di halatang sa gubat sila tumitira. Sundan kaya natin." Wika ni Bagwis. Agad na dinampot ni Dakila ang mga gamit niya. "Tara!" Dahil sa tanaw pa naman nila ang mga panauhing dumaan, agad nila yung sinundan. At sa pagsunod nga nila dito, napansin nilang napakalayo na nila sa kanilang baryo. Nakita nilang tumatawid na ng makitid na ilog ang mga yuna, gamit ang isang katawan ng putol na puno. Nang marating nila ang lugar, pagkaliban ni Bagwis sa kabila ng ilog, biglang natibag ang lupa na kung saan naroon ang tulay na kahoy. Nahulog yun sa ilog at nadala ng agos. "Patay! Paano ako tatawid yan? Di ka kasi nagdahan-dahan tuloy." Pakamot-kamot na wika ni Dakila. "Ha? Malay ko ba na malambot palang lupa dito sa kabila? Tumalong ka na lang. Malapit lang naman eh." Tugon ni Bagwis. Sa sinabing yun ni Bagwis, inihagis ni Dakila ang mga gamit niya papaliban sa ilog. Humakbang siya ng 10 beses papalayo sa ilog kasunod ng pagsalida niya ng takbo. "Heto na ako!" sigaw ni Dakila, sabay talon papaliban sa ilog. Ngunit, "Aray! Aray ko ang bewang ko!" Salita niya nang siya ay madulas dahil napatapak siya sa madulas na mamasamasang lupa. Tawa ni Bagwis habang itinatayo si Dakila. Pagtayo ni Dakila, painat-inat ito habang hawak ang bewang. "Teka lang tol, dito kaya muna tayo. Hahanapin na lang natin kung saan nagtungang mga nakita nating mga babae. Ang sakit ng bewang ko. Hilutin mo kaya tol." "Sige tol." "Bakit dun ka kasi sa tapat na yun tumalon?" "Ayan tuloy." Tugon ni Bagwis kasunod ng paghilot niya sa bewang ni Dakila. "Oh, ano? Ayos na ba?" "Palagutukin mo, tol." Pinalagutok naman ni Bagwis ang bewang ni Dakila. "Oh! Ano? Yan, ayos na tol. Medyo nawawala na yung sakit. Ay, whew, sakit talaga. Pag minamalas nga naman oh." Salita pa ni Dakila. Sa pananatili naman nila sa tabing ilog, inabot na sila ng dapit hapon. Dumidilim na ang paligid at kailangan nilang gumawa ng apoy para magkaroon sila ng liwanag. "Tol, lighter." Wika ni Dakila nang makaipon siya ng mga tuyong kahoy. "Eh, wala tol eh." Tugon ni Bagwis. "Posporo." Sambit ni Dakila. "Wala din tol eh." Natatawang wika ni Bagwis. "Paano tayo gagawa ng apoy niyan?" Salita ni Dakila habang kumakamot sa ulo. Dahil sa wala silang dalang makakapaglikha ng apoy, naupo na lang sila sa tabing ilog habang hinihintay na tuluyang dumilim. Hanggang sa naisip ni Bagwis na hawakan ang tabak. Hinugot niya ang patalim sa kaluban kasabay ng salita niya ng apoy.
biglang nagliyab ang tabak. Kaya agad niya itong nabitawan at namatay ang apoy. Napatingin siya noon kay Dakila na nagulat din sa nangyari. At noon ay marahan na niyang dinampot ang tabak at muling sinambit ang apoy. Muli itong nagliyab, kaya dali-dali niyang sinindihan ang mga tuyong kahoy na naipon ni Dakila. Ayos! Pwede pala yun eh! Uwi ka ni Dakila. Ngunit sa pagliyab ng mga kahoy, muling nagulat silang dalawa nang makarinig sila ng iyak ng isang sanggol. Ha? Gulat na wika ni Dakila. Tol, narinig mo yun? Tanong niya kay Bagwis. Oo, saan kaya yun? Tugon ni Bagwis. Ngunit nagpakita sa kanila si Ignatius at Nuria habang nagwiwika ng Bagwis. Dakila, may mga tiyanak na takot sa apoy at meron din namang galit sa apoy. Sa pagkakataong ito, napapalibutan kayo ng mga tiyanak na may galit sa lingas ng apoy. Kaya mag-iingat kayo. Puntiryan nila ang mga taong naglilika ng apoy malapit sa lungka nila. Dahil sa tingin ng mga ito, ay susunugin nyo ang kanilang tahanan. Sambit ni Nuria kasunod ng paglalaho ng mga ito. Kaya naman, agad nilang binitbit ang kanilang mga tabak habang nagmamasid sa paligid. Inaaninaw ang kapaligiran na nasisinagan ng apoy ng kanilang siga. Maya-maya pa, namataan nila ang mga kasing laki ng mga sanggol na mga nilalang na nagsilabasan sa damuhan. May mapupulang mga mata, merong animoy sunog na mga balat, habang nakalaylay ang mga pusod na sumasayad sa lupa. Umaangil ang mga ito habang nakatitig lahat sa kanila. Tol, anong gagawin natin? Mukhang nabulabog natin sila. Bulong ni Dakila. Tol, patayin mo ang apoy. Alis tayo. Tugon ni Bagwis. Agad namang nilapitan ni Dakila ang siga upang patayin ang apoy. Mga kaibigan, pasensya na kung nabulabog namin kayo. Heto, papatayin na namin ang apoy. Alis na kami. Pasensya na kung naistorbo namin ang katahimikan nyo. Salita ni Bagwis na parabang kinakausap ang mga nilalang. Tol, bilisan mo. Mahinang sambit ni Bagwis kay Dakila. Nang malapitan naman ni Dakila ang siga, agad niyang pinatay ang apoy. Matapos yun ay marahan silang umatras papalayo sa mga ito habang nakahawak sa kanilang mga tabak ng mahigpit. Pinagmamasdan nila ang mga yun habang sumusunod naman sa kanila ng patalon-talon at umaangil ng bahagya. Nang makalayo na sila sa lugar, bigla na lang nawala sa paningin nila ang mga tiyanak. Isinukbit na nila noon ang kanilang mga tabak at naghanap ng mapagpapahinga ang lugar. Nakarating na sila noon sa medyo mabulubunduking lugar kung saan ang kabila noon ay matatagpuan mo ang kabilang baryo na sakop pa rin ng bayan ng Pontevedra. Gaya nung una, ginamit nila ang tabak para lumikha ng apoy. Pinakiramdaman muna nila ang paligid. Baka kasi may mga nilalang naman silang magambala. At nang masigurado nilang wala, nagsinding muli sila ng siga. At sa tabi ng siga na yun, doon na sila nagpahinga. Nagtambak na lang sila noon ng mga tuyong dahon na sinapinan nila ng iilan sa kanilang mga telang baon para doon sila mahiga. Malalim na ang gabi ng mga oras na yun. At nagawa na nilang makaidlip nang di nila namamalayan. Ngunit biglang napamulat si Dakila.
nang may narinig siyang mga pagkaluskusan sa paligid. Agad niyang ginising noon si Bagwis. Ngunit maging ito pala ay nagising din sa mga kaluskos. Agad nila nung inihanda ang kanilang mga tabak para sa di inaasahang pangyayari. Tol! Oo, oo. Bulungan nilang dalawa na halos sabay. Marahan silang tumayo noon habang pinagmamasdan ang kanilang kapaligiran. Nang sandaling yun, wala nang lingas ang siga na kanilang ginawa. Tanging usok at baga na lang ang natitira doon. Naaaninag naman nila ang kapaligiran dahil sa tangan nilang mutya sa kanilang katawan na nagpapalakas ng lahat ng kanilang pandama. Magkatalikuran sila nung dalawa habang hawak ang mga tabak na hinugot nila mula sa kaluban. May nararamdaman din silang malalakas na presensya noon na papalapit sa kanila. Ngunit di nila malaman kung saan nagmumula ang mga yun. Maya-maya pa, may mga di sila inaasahang mga nilalang na nagbabadyang umatake na sa kanila sa matataas at mayabong na damuhan. May mga lumalabas doon na mga malaking baboy ramo na namumula ang mga mata. Halos hanggang bewang nila ang mga ito na napakahaba ng dalawang pangil na nakaturo pa itaas. Agad yung umatungal habang kumakaybot-kaybot ang paa sa likuran. Isang pahiwatig na aatake ang mga ito. Umuusok din ang ilong ng mga yun habang humihinga ng malalalim. Anong problema kayo ng mga hayop na to? Balak ba tayong kainin? Kakaibang mga to ha? Uwi ka ni Dakila. Oo tol, kakainin tayo niyan. Dahil di yan basta hayop lang. Mga aswang din yan tol. At yan ang sinasabing mga bangkilan. Tugon naman ni Bagwis. Ha? Paano mo nalaman tol? Tanong naman ni Dakila. Wala lang. Sinabi lang sa akin ni Ignatius. Tugon ni Bagwis. Pero maya-maya, isang nilalang na ang buong lakas na sumugod at sinunggaban si Dakila. Napatiimbagang noon si Dakila nang sanggay niya ng kanyang tabak ang nagsisihaba ang pangil ng aswang na baboy ramo. Napaatras siya noon at medyo nawalan ng balanse sa kanyang pag-atras. Dakila! Ayos ka lang ba? Tanong ni Bagwis nang makita niya si Dakila. Ayos lang ako! Di basta-basta ang lakas ng mga nilalang na to, tol. Kakaibang lakas nila kumpara sa mga bitlig. Sambit ni Dakila matapos niyang makatanggap ng pag-atake mula sa mga ito. Ganun ba? Sige! Uwi ka ni Bagwis. Nang sandaling yun, pinahaba at pinalapad nila noon ang talim ng kanilang mga tabak para mas magamit nila ito bilang pang-atake at pananggalang. Dahil sa ipinakita nila sa mga nilalang, umangil ang mga ito bilang pagpapakita na di rin sila basta-bastang dalawa. Maya-maya pa, ikinagulat nilang dalawa nang mag-anyong mga tao ang mga ito na may kakaibang mga itsura. Mga mukha itong mga baboy, ngunit ang kanilang katawan ay sa tao. Nang makapagpalit-anyo ang mga yun, may humakbang na isa sa mga ito. Kaya mas hinigpitan nila ang paghawak sa kanilang mga sandata na parang may halong panggigigil. Sino kayong dalawa? Alam naming mga antingero kayo dahil sa ramdam namin ang butsang tanga nyo na nagsisilbing banta sa mga kagaya namin. At alam namin ang paka nyo ang lipulin ng mga kagaya naming aswang sa bayang ito. Mabuti pang huwag nyo nang ituloy. Masasawi lamang kayo.
Alam nyo bang napakasarap pakinggan ng mga hinaing ng mga taong kinakatay naming gabi-gabi? At napakalinamnam ng kanilang katawang lupa na siyang nagpapalakas sa angkan namin. Ngayon, kung narito kayo para lang bigyan ng hustisya ang mga pinaslang namin sa bayang ito, nagkakamali kayo ng lugar na tinungo. Dahil dito pa lang, malilibing na kayo ng buhay. Uwi ka ng nilalang na yun na waring pinakamataas sa uri nito. Dahil sa sinabi ng nilalang na yun, nag-iba ang pakiramdam nilang dalawa. Dahil biglang nag-init ang puno ng kanilang mga tenga nang marinig nila ang tungkol sa pagpaslang ng mga bangkilan sa mga tao sa kanilang bayan. Naging seryoso din ang tema ng pagmumukha nila noon habang nagbabanggaan ang mga ngipin sa kanilang bunganga. Ah, ganun ba? Alam nyo, hindi kami nagkamali, kundi minamalas lang kayo. Dahil kayo ang mauuna sa listahan ng aming uubusing angkan. Makulimlim na pagmumukhang wika ni Bagwis. Tologo! Disubukan natin kung sino ang mamalasin. Wika ng nilalang na nakaharap nila, sabay alulong nito. Nasinundan ng mga kasama niya matapos yung gawin ng mga yun. Sunod-sunod na umatake ang mga yun sa kanila, pagsunggab ng mga ito sa kanila. Halos kaliwat kanan ang kumakalmot sa kanilang dalawa, kaya halos di nila maintindihan kung alin at sino ang una nilang haharapin. Sa madali ang pag-iisip, inisip ni Dakila na maging pananggalang ang kanyang tabak. At naging isang malapad ito na kahoy na napapalibutan ng bakal. Pagsalag niya sa tatlong umatake sa kanya, nagwika siya ng, "Tol, akong sasangga! Ikaw ang atake!" Sigaw ni Dakila kay Bagwis. Nang marinig ni Bagwis ang sinabi ni Dakila, ginawa niyang isang espada na may magkabila ang talim ang kanyang tabak. Nang may sumugod sa kanya noong dalawang aswang, buong lakas siyang kinalmot ng mga ito. Ngunit mabilis na lumitaw sa harapan niya si Dakila na agad na isinangga ang kanyang pananggalang. Tumitig ng saglit noon si Dakila kay Bagwis. Kasabay ng kanyang pagyuko, agad namang nabasa ni Bagwis ang nasa isip na Dakila. Kaya agad din siyang tumalon papaliban kay Dakila. Kasabay noon ang pagnungad niya sa mga aswang na nanlalaki ang mga mata. Nang tumambad sa mga ito ang talim ng espada ni Bagwis, agad na napahawak sa leeg ang dalawang bangkilan nang dumaan doon ng mabilisan ang talim ng tabak na naging espada ni Bagwis. Alright, yun mga kapagis ko, medyo nabitin tayo. O, bakbakan na sa part 6. Mga kabagis, akala ko mga mokong lang itong dalawa na ito eh. Kaso, iba na pala, pagbakbakan na. Bale, alam muna tayong shoutout ngayon mga kabagis ko ha. Iiwan ko muna ang pagkabitin natin. Salamat sa suportang tunay.